Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa ating Tele-Turuan kung saan itatampok natin ang Science Module 4 para sa Season 4. Sa module po ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Melissa Garcia Santillana ng Cabanatuan East Central School na tatalakay sa Arling Kinds of Clouds o mga uri ng ulap. Tunghayan po natin ang Tele-Turuan. Cabanatuan East Central School at narito ako upang ihatid muli sa inyo ang ika-apat na module ng Science para sa Season 4 ng DepEd Tele-Turuan. Atin munang balikan ang naging aralin o paksak sa nakaraang module. Ano ang ibig sabihin ng panahon? Ang panahon o weather o kalagayan ng panahon ay ang paglalarawan sa kalagayan at katangiang pangkalikasan sa labas ng tahanan, gusali o anumang tirahan ng tao, hayop, halaman at iba pang mga nilalang na ayon sa singaw ng kalawakan o ng atmosfera ng daigdig. Tumutukoy ito sa kainitan, katuyuan, kalamigan, kabasaan, katahimikan, pagkamaaraw, pagkamahangin o pagiging maulan sa isang pook, sa isang takdang oras na maaaring magbago. Nararamdaman, naririnig, nakikita ng tao ang epekto ng panahon at maging ang pagbabago sa kalagayan nito. Nasusukat din ang panahon sa pamamagitan ng mga thermometer o termometro, barometro, barografo, sikrometro, hygrometro, panukat ng hangin, anemometro, at mga panukat ng ulan. Depende rin ang kaya ng panahon sa pagdating ng kapanahunan ng tag-init at tag-ulan. Ano naman ang ibig sabihin ng klima? Ang klima ay ang pangkaraniwan at pangmatagalang kalagayan at katangian ng weather o ng panahon sa isang takdang lugar o rehiyon. Depende ang klima sa pagdating ng kainitan, katuyuan, kalamigan o kabasaan sa pook o rehiyong pinag-uusapan. Magaling kung lahat ng ito ay inyong mga natandaan. O handa na ba kayo sa ating susunod na aralin? Ngayon, ang aking tanong, mga bata, nakita niyo ba ang mga ulap kanina? Alam niyo ba na malalaman natin ang weather o panahon sa pamamagitan ng ulap? Sa module na ito ay malalaman mo ang mga uri ng ulap, mga kaugnayan ng panahon o weather sa mga uri ng ulap. Masayang pagmasdan ang mga ulap. Minsan, bumubuo ito ng mga hugis ng mga nakakatuwang bagay gaya ng kotse, puso, o kaya naman ay mga hayop tulad ng rabbit, aso at kabay. Nakakita na ba kayo ng mga ulap na ganyan na may iba't ibang hugis? Kung oo, ay magaling. Ngayong gabi, bago natin talakayin ang mga ibang uri ng ulap, ay talakayin muna natin kung bakit nagkakaroon ng ulap. Ang mga ulap o clouds o panganolin ay matatagpuan sa atmosfera ng daigdig. Nagmumula ang mga ulap sa pagtuyo at pagsingaw ng tubig mula sa balat o crust ng daigdig. Kapag dumarami ang mga naipon na singaw ng tubig sa atmosfera, umubuo ito ng mga ulap sa langit. Ano ba ang pang-anyo ng ulap? May apat na pangunahing anyo ang mga ulap. Ito ay ang makapal na ulap o cumulus clouds, cirrus cloud, malapad na ulap o ang stratus cloud,
mababang ulap o ang nimbus cloud. Pinakamataas ang cirrus, sinusundan ng cumulus, stratus, at ang pinakamababa o malapit sa balat ng daigdig ay ang nimbus. Cumulus cloud o ang makapal na ulap. Ang ulap cumulus ay tanyag sa malabulak na anyo. Ito ay malalaki ang pagkakabuo. Ang mga mapuputing ulap na ito ay may mga popcorn appearance o mga popcorn. Madalas, makita ang mga ulap cumulus kapag maaraw at mainit ang panahon. Good weather ang dala-dala ng ulap na ito. Cirrus cloud o mataas na ulap. Ito ang pinakamataas na ulap. Malabalahibo ng manok ang anyo ng ulap cirrus. Mahahaba ang mga ito at maninipis ang pagkakabuo sa langit. Maputi rin ang mga ulap cirrus, ngunit hindi malalaki ang kumpol ng tulad sa ulap ng cumulus. Fair weather naman ang ibig sabihin kapag nakita natin ang mga ulap na ito. Bago po natin ipag-alaman